Hello mga kabonsai! Once again, welcome to my YouTube channel, Bonsai at Ibaba. Today, we are going to make a bonsai out of a Picea abies na nabili natin sa garden center. Normally, itong halaman na ito, itong punong ito ay lumalaki hanggang 35 to 55 meters dito sa Europe. Picea na ito, or kung tawagin ay Norway spruce, ay nagkakaroon ito ng seed cones na probably mga 3 to 6 inches ang kahaba. So, hopefully, ay mag-prosper itong project natin. So tara, mga kabonsai, umpisahan na natin dito. Ito yung material natin, mga kabonsai. So ito yung pangalan niya. At tignan nyo nga din naman ano, ang laki ng kanyang trunk. Iniisip ko kanina kung ano ang magiging harap ng ating bonsai. Very promising po ang kanyang trunk. At ito po ang kanyang pangalan. Masyadong mababa yung kanyang mga branches, subukan muna natin itong i-trim para makita natin yung kanyang trunk. Kung na-trim na natin ito, ito ay makakatulong sa atin para makapili kung ano ang magiging harap ng ating bonsai. Kita yung kaibahan nung hindi pa na-trim yung kanyang mga branches sa bandang ibaba kaysa doon sa hindi pa na-trim. Ito yung project natin. Nagkukorting bonsai na at gumanda nung natanggalan ng mga branches dun sa baba at naipakita yung kanyang trunks. Ano? So, magkakaroon tayo ng bonsai na multi-trunk. Ito yung nabawas natin mga dahon niya. Umpisahan na natin itis yung roots niya para maihanda na siya at mailipat na sa napili nating paso. So ito na mga kabonsai, ilalagay na natin siya sa napili nating paso. At ito ay hindi pa yung final na paso niya, no? Kasi ititrain lang natin muna siya rito.
na natin siya sa paso. Ngayon ay lalagyan na natin siya ng mixed lupa, no? Ang ginawa ko, ito ay mixture ng lupa at ng akadama. Konting akadama lang. Stage mga kabonsai na tayo ay magwawire para ma-try natin ng mga branches niya. Pero naubusan tayo ng copper wire. Ideally, copper wire ang ginagamit dito para pwede niyong paglaruan yung shape ng branch. Pero dahil wala tayo, at gumamit lang tayo ng normal na wire. Bonsai. Kung makikita nyo, dahil hindi tayo gumamit ng copper wire at normal lang na wire ang ginamit natin, dapat nating i-monitor ang mga ito dahil pwede niyang sugatan itong mga branches o lalong-lalo na dito sa trunk na to. Project mga kabonsai, ipapakita ko lang sa inyo ng malapitan kung paano ang naging transformation ng halaman na ito. So ito yung Picea abies, or they call it here Norway spruce. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng aking video. So inaanyayahan ko po kayo na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Bonsai at Iba Pa. Maraming salamat po.